Ayan guys, from our highlight video ng aming ROG products and TUF lineup po. I-unbox ko na po, yung matulad sa sabi ko sa inyo guys, as I promise, i-unbox ko po to. This is the ROG Strix Player 2 Animate 2022 Gaming Keyboard Edition po. Ayan, yung mga nanood ng CES 2022 sa YouTube guys, familiar na kayo dito. So right now, we will have a closer look sa item na to. Yung likod niya guys. Yung likod yun. So hot swappable yan guys. So alam nyo na, ayan. Hot swappable yan guys. Although hindi pa po ako naka-experience kung paano mag-swap ng ano ng keycaps sa kanong ano yung charities, pero this one is blue. ROG NX blue. Ayan. So, oh boy. Okay. So, yun, so pag open nyo, ito agad yung bubungan sa atin. Kung paano i-attach yung arm rest. Remove the light duster from the keyboard. Okay, then. Kung paano lang i-attach yung arm rest nyo. So, ito na tayo guys. So, napagusto na yung makita dito. Pusis na yung makita yung kanyang yes. Tingin ko ano ito, ayun yung ito yung pang tools pang kuha na ano, pang swap ng keycap sa anong switches, sorry. Ayan siya, yung tools. Tingin natin kung may libreng keycap. At least may libre kang tools. That's cool. Except sa may mga taong meron ng tools. Dito, so medyo naputol. Eto na siya guys. Let's go. So inside pa po here sa box, you will find our paano ba ito? Ikaw ba ako muna ito dito para ma-highlight inside kami ito sa medyo. Oop, yeah. The so yun guys, palingan po natin NX Blue, Charities. Then later, let's explore yung mga buttons niya. Ayan. Then ito area na to is of course Animatrix. Then guys, hindi ko po ikakabit yung armrest kasi based dun sa kanyang guide, may tatanggalin pa. Tatanggalin pa tong this one. So remove mo pa to, pagkakabit mo yung armrest. So hindi ko na lang po siya i-set up right now. Focus na lang tayo dun sa mga kanya niya. Then, meron din siya USB sa akin. So, sa loob ng box, bukod sa armrest, you will find your... So, meron kayong stickers. ROG stickers. Yan po. Then, manual and yung ROG warranty card po. Ng isang unit. Yung isa para sa extension ng USB, yung nakita mo sa harapan, pag meron kang mouse. Pwede may kamit na rito? Oo. Ah, okay. Yung pala yun. Good ah. So yun guys, yun tayo. Okay, so... D
this one, this button is for the volume niya siya, guys. Ayan na. Ito, tingin ko pang ano siya. Ako ah. Ano akong ano siya. Yung scroll. Ito, ito, play. Ah. Play and pause ito. Ganito. Siyempre yung loop ko yan. Ah, ayan na. Okay. Play and pause. Volume, tapos. Ang galing, no? So, pang pass. Para siyang button for ano. Sa YouTube, parang pang fast forward siya naman. Ito, nasa settings lang. May animation siya here, pag ginagamit mo. Ayan eh. Thank you po. Ayan. So, yun siya. Galing. Animatrix na siya. So, etong button na to is pang window, pang lock siya ng windows. So, ayan, hindi ko nagagamit yung shortcut. So, yun. Then this one naman is yung pang-on ng backlit. Ito, ayun na. Ito yung brightness control. This area. Ah. Ayan yung pang-backlit. Ayan yung kayang pang-control. Hmm. So yun, guys. And then... Galing, so kung ano yung function niya, guys, lumalabas actually dito yung icon. Tignan niya. Ah, ilaw. Ilaw. Ah, nga, no? Ang galing, no? Cool. So ito. Ayun, parang ganun. Play and pause. Play and pause. Then, what else? Function, macro, of course, pag-rise lang ng armory date, sana makakalasado yung video. Yung sana i-install, yung ano nga. Ang kanyang armory date. So, yun guys. So yun guys, kailangan pa i-update. So dito muna tayo focus guys. So this is an MX Blue Cherry Beast. Ayan po. NX, sorry NX. NX Blue Cherry Keys, then half swappable siya guys. Like what I said, ito yung ano niya. Sabi din natin gagawin yun of course. Pinapakita ko lang po sa inyo for the sake of the unboxing. So ito yung tools. Itong gawin niya. Galing. Hindi na mabalikan. Yan, pag natanggal niya na syempre, di gaganto na. Diba? So pagtanggal na siya pag ano, alam mo, hindi ka pa masyadong familiar sa pag natanggal ng pickups. Ikaw yung person na ano, yung mga person kasi na ano, kaya siya tanggalin ng ganang way. So nag-download pa lang siya sa, so let's check yung details ng ano niya. So, MX Blue Cherry Keys user yung din po ako. So panakan ng ganitong ano, katactile na ito ng topic, brown fox. Jump over. Ang lambot niya talaga guys. That's totally nakaka-ano, ano ba? Satisfying nung ano, nung feeling ng feed up. Ibang really ano eh, alam mo yung mapipil mo talaga yung kada touch mo eh. Tapos kahit ano siya, yung ano, totally na MX, NX Blue check, ano, NX Blue siya, which is silky and tactile. For me, hindi siya katulad ng mga ano, yung mga typical na blue keys na sobrang ingay. So, ito kasi at least, oh. Tactile yung silky siya, pero hindi siya yung sobrang loud. Pakinggan. Compared sa mga unang, ano, unang blue keys, yung mga ganun po. Kasi meron ako noon din, I can, ano, again, attest na that is really parang typewriter po talaga pag ginagamit ko. So, oh goodness. So,
So, bali, kalikutin to kung pwede yung Android. Pero alam ko pwede na i-personalize na area na to. Pero right now, check muna natin guys yung kanyang mga light settings. So, yun yung light. Bukod dun sa area na to, ayan. Meron ka pang isang control ng light here. Sa arrow up and arrow down. So, yan yung modes. Nakita niyo yung ano. Yan. So, naka-indicate kung anong type siya ng mode. Ito, color cycle. Color cycle. Then, functionality natin. So, this one naman is... ano yun? Anong function yun? Ah, static. So, that one is breathing lang po. So, function. Static, color cycle, rainbow. This one is comet. And ito na. Gusto ko yung ganito nga na vibes. Ito yung setting ng aura sync na comet po kung tawagin. Tinan nyo. Gano'ng ka-responsive yung ano nyo. I'm sorry about that. Ito muna siya. Tinan yung light nyo. Kita nyo yung area na yun. Alam nyo nga yun. Per ano siya, per keycaps yung RGB mo. So ayun, here you can find your macros din, function macro. Yun nga po, unfortunately po hindi ko po siya mapakita sa inyo in full. Kasi nag-update ko po siya. Si Armory Gate guys. So ayun, ayun naka-macro siya, nalabas. Function. Function. Balikan na. So guys, sobrang ganda, sorry. Wala akong masyadong matok about sa IMF. Yun nga, sa mga taong pamilya... Ay, mabas. Mabas ako. Redetect na ba siya? Hindi pa din siya nade-detect. Ito siya, kailangan ko i-download. Yan po kailangan ko i-download lahat. Napakadami. Dito, audio file. So, unfortunately yan po. Pero ano yun, sobrang ano niya po. Ibayin ko muna yung move. Pretty active po. So ayun guys, higpit na tayong konti. So pag po nasabi po namin, this is the ROG Strix ROG Strix Flare 2 Animate guys. So sa mga owner dyan ng GP, ay ano ba yun? Sa Pyrus po na G14 na may Animatrix. Ito guys, so bagay siya. Kung kaya yung type ng person na fan naman na NX Blue or MX Blue. Ayan po, tapos pag gusto niya ng something na ano, actually for a full size keyboard, this is light. Magaan siya guys, para sa isang full light, ano, full length na keyboard. Yes, so yun, na-experience ko ng buhatin yung sa Claymore, that's one is like relevantly heavy compared to this one. So light siya. Then yung kanyang ano, stand here is considerably reasonable naman para sa angle ng kamay mo while playing. So yun, really solid for me. So yun po, this is the ROG. Again, Strix Flare 2 Animate guys. We have reasonable stocks here at SM Bacoor. Asus Concept Store at SM Bacoor. Guys, so, ayun. Oy, walang, sorry, hindi ko agad na sabi sa inyo. Ang kanya pong plating is made of aluminum alloy guys, yeah. So this one is matibay ito, aluminum alloy. And then, ito plastic na itong nasa ilalim na to. Then you have your light bar here. Then guys, you have of course yung isasabi ko sa inyo, armrest. Then ito yung guide niya kung paano ikakabit yung armrest niyo. Kasi nakalagay dito is remove the light diffuser from the keyboard. So kailangan nyo tanggalin to. Kailangan nito i-remove. Yan. Kailangan nyo siya i-remove kasi actually ano. Ayun. Guys,
Ayan na, pinakita ko na sa inyo paano i-remove. Sabi ka pa naman, hindi ko i-remove. Pero actually, magnetic siya, guys. Ayan siya. Para makabit niya, ano. So, hindi siya yung something na nakakatakot na, baka masira ako, grabe. Magnetic lang siya. At kung hindi ko sinubukan, hindi ko rin malalaman. So, yun, guys, that's the quick ano, unboxing and preview. Hindi ko siya matawag na review kasi wala naman masyadong na sa inyo na talk na about this, ano. It's only personal opinions. Nothing much, nothing less. Then later po, pakiabangan naman yung sa room. Setra True Wireless, guys. Yung pa isa. Pero try ko magbasa-basa muna para naman medyo informative yung mabigay kong video, guys. Yun. I'm Kuya Josh from Kuya Tech. On behalf of Kuya Da, bye-bye!